Idinatalya ng dalawang lumantad na neophyte ang mga pangyayari sa initiation rites kung saan naman nasawi si Mark Andre Marcos. Sa kabila nito, ayaw naman nilang tumistigo laban sa suspect na si Gian Angelo Veluz. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Wala raw dahilan para sumuko ang suspect na si Gian Angelo Veluz. Wala pa naman daw itong warrant of arrest. Pero pagtitiyak ng abogado ng pamilya Veluz na si Atty. Lolita De Villa, haharapin naman daw ng mag-ama anuman ang isang pasa kanila sa tamang panahon. Sa mga sinumpang salaysay ng dalawang kasamang neophyte ni Mark Andre Marcos na sina Christopher Ryan Marana at Efraim Daniel Lara, nakilala raw nila si Gian Veluz na kasama sa naturang initiation rites. Kusang loob na lumutang sa pulisya ng Biyernes ang dalawa para pasinungalingan na sangkot sila sa initiation rites. Hindi raw sila mga suspect kundi biktima rin. Pinakita nila ang mga pasa sa binti, hita at braso na nakuha raw nila sa initiation rites sa Veluz Farm sa Dasmariñas, Cavite. Una raw nilang nakasama si Andre gabi ng July 28 sa Las Piñas apartment. July 29 ng umaga nang dinala raw sila sa isang farm sa Dasmariñas, Cavite. Doon daw, hiniwalay silang siyam na isasalang sa initiation sa apat na grupo. Alauna daw ng hapon nag-umpisa ang pagpapahirap. Sabi ni Lara, pinalo sila ng ilang beses sa bawat letra ng Lex Leonor Fraternitas. Tinanong din daw sila tungkol sa pinag-aaralan sa College of Law habang ginugulpi. Muli rin daw silang ginulpi habang pinapakilala sa iba pang miyembro. Natapos daw ang initiation rites pasado alas 8 ng gabi habang kumakain. Nakita raw nila si Mark Andre na biglang tumumba. Piniringan daw ulit sina Lara at Maranan. At ang narinig daw nila, dadalhin si Andre sa ospital. Pinauwi naman sa apartment sa Las Piñas sina Lara at Maranan. Kinabukasan, inutusan daw sila makipagkita sa pamilya ni Mark Andre para sabihing maayos ang kalagayan nito. Ito ang litratong kuha ng pamilya Marcos sa dalawang lalaking nakipagkita sa kanila noong July 29. Ang mga ito ang nagsabi na nasa ospital si Mark Andre. Sa kabila ng mga sinumpaang salaysay ni Maranan at Lara, ayaw daw tumistigo ng dalawa ayon sa Cavite PNP. Ayaw rin daw nilang magreklamo laban kay Veluz at sa iba pang sangkot sa pagkamatay ni Andre. Pagka tinawag sila ng fiscal's office, kailangan mag-attend sila o pumunta sila para patutuuhan nila yung kanilang statement na ibinigay. Otherwise, maaari silang kasuhan na ng obstruction of justice or maging part of the initiation rites. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Horas.